Si Leon kilatang maalamat na pinuno ng paghihimagsik sa Cebu noong 1898. Walang gaanong ulat hinggil sa kaniyang buhay. Pantaleon Villegas ang kaniyang tunay na pangalan, ngunit binansagan siyang Leon Kilat na ibig sabihin ay mabangis at mabilis bilang leon at kidlat dahil sa kaniyang katapangan. Sinasabing may anting-anting siya kaya hindi maaaring mamatay sa labanan. Isinilang siya sa isang angkang magsasaka noong July 27, 1873 sa Bakong, Negros Oriental kina Policarpio Villegas at Ursula Soldi. Naging empleyado siya ng isang botika sa Cebu bago mapabilang sa isang sirkus na pag-aari ng isang katipunerong Tagalog. Hindi nagtagal ay napabilang na rin siya sa lihim na samahan. Naging mahalaga ang kaniyang tungkulin sa paglusob ng mga manghihimagsik sa lungsod Cebu noong April 1898. Noon pa mang Pebrero ng taong iyon ay nagtatag na ng kilusang rebolusyonaryo ang mga Cebuano kaugnay ng himagsikang Filipino. Nagumpisa ang pag-aalsa noong April 1, 1898, araw ng Biyernes, nang salakayin ng mga manghihimagsik ang garisong Espanyol sa bayan ng Talisay. Pagdating ng April 3, araw ng Linggo at simula ng Mahal na Araw, nasa paligid na ng lungsod Cebu ang mga manghihimagsik sa ilalim ng tinatawag nilang General Leon Kilat. Samantala, ang mga Espanyol sa ilalim ni General Adolfo Montero ay nakahanda at nakahingi ng tulong sa Iloilo at Maynila. Inihudyat ni Kilat ang paglusob sa hapon ng April 3. Bago dumilim, ay napaatras nila ang mga Espanyol patungo sa kuta ng San Felipe. Pagsapit ng April 6 ay unti-unting nakapasok ang mga manghihimagsik sa lungsod, bagamat naghihirap lusubin ang kuta. Noong April 7 ay dumating ang mga bapor pandigma mula sa Iloilo at Maynila. Matapos ang madugong labanan, umurong ang hukbo ni Kilat. Nagtago ang mga rebolusyonaryo sa kabundukan at naglunsad ng kilusang gerilya hanggang sa dumating ang mga Amerikano sa pulo. Namatay si Kilat noong April 8, 1898.